isang issue na naman tungkol sa mga ghost projects na pinondohan ng gobyerno ang ating pag-usapan sa pangunguna ni Senator Rocky Pulfo. Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job, or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. You are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job, or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. You are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Hindi nyo sana nirelease yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganung klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ah, ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukohan po tayo. 2.6 billion unaccounted for. Saan po napunta to? Kasi kung ganito rin lang, ako po isa sa mga gagawa ng hakbang na bawasan po yung budget ninyo from 7 billion, tumas pa nga kayo, 1 point something billion. You started with 1.9 billion, now 7 billion. Sa kabila nitong kapalpakan na nangyari, nabigyan pa kayo ng increase, kumbaga ang kakapal naman po ng mukha nyo dyan, sorry ha, ang kakapal ng mukha nyo, meron na nangyaring anomalya. Para sa akin, this is a big anomaly. May nangyari ng anomalya, may gana pa kayong humingi ng increase. Baka next year, hihingi pa kayo, gawin nyo pang 12 billion. Gawin na natin 50 billion. Gusto mo 100 billion na lang. Sir, the agreement was made during the time of President Aquino. And we are just implementing the agreement. Oo nga po, sir. Pero nandun pa sa agreement na kahit na wala kang baril, tumaas ka lang kamay, sabi mo lang MILF ka, bigyan ka 100,000. Nakalagay pa sa agreement na yun, show me. The agreement says that the 40,000 will be decommissioned. The number of 40,000... Sir, you're hearing me, but you're not listening to me. Tinutumbok ko po dito yung anomalya. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF, na-decommission na siya, o anong patunay na siya ay member ng MILF? Ang isang patunay dyan yung barel para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi MILF, surrendering ako, nasaan yung barel mo? Alam nga ba nang pupunta sila, may dalang batuta lang o may dalang gulok. MILF ako, itong armas ko, gulok. Ah, itong 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Kaya nga po, kung ako dapat sa sitwasyon mo, may nasibak na, may nakulong na. Totoo yan. Kasi laki anomalya eh. 40,000 versus 4,000. 46,000 versus 132 versus 4,000. Follow-up question lang in line with the question of Senator Tulfo. Kanino niya ba binibigay 100,000? Sa surrender niyo ba mismo o sa organization? Combatant, the IDB fully identified and verified the identity. In fact, they can... Mismo sa yes, surrender? Yes, sir. Yes, sir. Kasi meron mga allegation na merong mga hindi umabot na total na 100,000. May mga cut pa raw. Sir, at hindi talaga buo na 100,000 ang tinatanggap ng mga surrenderees. Based on the decommissioning process, most of them will have the biometrics, Your Honor. Pinapipirman niya ba na nakatanggap ng 100,000? They have the biometrics ID. So it is fully identified by the IDB because the IDB is the one commissioned by the both panels. Yeah. And it is being given to the individuals, Your Honor. Kasi nakakatakot yan. Pagka sa organisasyon yung binigay 100,000 kada surrender, baka naman lalo silang
ano, pinoponduhan pa ng gobyerno yung kanilang recruitment, ano? Plan. Mr. Chair, okay, pwede magsalita. Yes. Ito lang po ang gusto ko mangyari. Gusto ko, kung merong susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sinong involved sa corruption. May corruption dito, whether you like it or not. Meron po, ang laking discrepancy. Mag-imbestiga po kayo, dapat may managot. Ang laking pera po dito ang nawala sa gobyerno. Your Honor, I... Dahil kung hindi po, sa susunod na Senate hearing, patatapyasan ko kayo ng budget. Your Honor, I could proudly say that there is no corruption in this, decommissioning. We are just following the agreement. Sir! Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job, or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, pag nagsabi ka, ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. The cruiser weapons, meron po yung mga lima o anim po yung tao na... Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mga weapon. Kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, sir, very clear ng discrepancy. Dahil kung hindi po, kung hindi po talaga... kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch itong numbers. Hindi po nagmamatch yet. Saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Your Honors, kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all the... Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kong sinabi ko rito. Your Honor, mag-apologize pa ako sa iyo. Pero unless hindi mo paliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. Your Honor, the commissioning body is an international body that really facilitated the decommissioning. International body is facilitating, pero sino nag-release ng pera? Tayo, Pilipino. DSW din nag-release ng pera. Yes, but, to the recommendation of the body, kung ano may body yung sinasabi nyo. Actually, the body will not say that the individual is already validated. Considering that international body is, those are experts from... I know, sir, but the only, you're in the military, right? Define combatant. Define combatant. Combatant can be, the actual, individuals. Yes. Holding the firearms. Holding firearms. So, ibig sabihin, meron siyang firearms. Yes. Your definition, galing sa'yo, your definition of combatant is someone holding a firearm. Yes. So, where is that firearm, sir, ng combatant na sumurender na binigyan 100,000? Dapat magmamatch yan. Galing na mismo sa'yo, combatant is the one holding the firearm. Where are the firearms? Sir, ito nga natin sa Last na, sir. Tsaka isa pa, sir, hindi ka ba nabulabog dito? 26,000 surrenderies na bigyan ng 100,000, umabot ng 2.6 billion and 4,000 lang firearms. Kasi kung ako, sir, sorry, I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako, sir, mababahala na ako. Kung ako, talagang hell break loose. Sir, I have said earlier that the decommissioning of combatants have many process, including the decommissioning plus the SLW and also the DPAGs. DPAGs are the one in charge on those firearms that we considered as loose that had been given to the MILF and the MNLF. Those firearms that are personally owned, it will have a different program, and we believe. Ah, so ang sinasabi niyo, sir, okay, nabanggit ang kanina personal. So may pupuntang combatant,
may baril ako. Ah, hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na baril. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. Tulad sinabi kanina ni ano ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, yes, Your Honor. That's kumayag right. Kayo ng ganun? Eh di dapat, wag niyong bigyan 100,000. Dapat pera kapalit ng baril. So, sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 to 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay mga, may mga baril pero hindi sinurrender sapagkat personal use nila. O ba't tayo pumayag, sir? Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again, you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo i-admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro, na kung bakit ganito ang discrepancy, then babawiin kong sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas eh. 1.9 billion naging 7 billion. Heck. Tapos baka next year, magiging 10 billion na. Huwag naman po. I don't have anything against Secretary Galvez. I don't even know you. Yung sa akin, trabaho lang. May nakita akong kalokohan dito, pinupunan ko po. Huwag ho kayo magalit. But magalit na kayo na magalit, I don't give a heck. Sir, what I'm doing is investigating yes. native legislation. Kasi po talaga, it doesn't match. Tatanggapin ko na lang kasi sabi mo, sabi ni Secretary Galvez, then I'll accept it as Bible truth or as factual. Anyway, sir, bago ko umalis, ito lang habiling ko. Please investigate anong nangyari dito sa napakalaking discrepancy. And then sino po yung mga taong nagkamali dito? Yung mga taong nagbigay ng pera o yung nag-process at nagbigay ng papel sa DSWD para mabigyan siya ng 100,000 each. And then i-stop na po natin yung siguro if we need to change the law na kapag ikaw ay surrender eh, pwede mo hindi surrender yung firearm mo kasi personal use mo yon. Kalokohan yun. Eh, ba't ka nang surrender kung hindi mo isusurrender yung personal firearm mo? So meron ka pa rin palang firearm. Pwede kang bumalik din. That was o pumunta what, sa paging member ng private army. That was what I was saying a while ago, Senator Tulfo. Kung talagang gusto magbalik loob itong mga rebelde, edi sana pati yung mga personal na gamit nila, kung yung mga binigay na sa kanilang mga sympathizers sa organization, eh dapat isurrender na nila sa gobyerno. Para at least sincere sila na magbalik loob to return to the fold of the government. So siguro we'll conduct another hearing. Before that, Secretary Galvez, sir, sana susunod na hearing, mag-attend ako. Gusto ko po magbigay ka ng report sa committee na ito, yung inyo pong findings. Bakit po napakalaking discrepancy ito? Ano nangyari? Di ba? Yun lang po talaga. Kasi sa ngayon, kaya nainit ulo ko dahil hindi po naging klaro sa akin. Marami kayong binanggit ng mga body, foreign body, whatever. Still, for me, it doesn't connect. Para mag-connect para sa akin, kailangan masabi mo lang kung bakit nagkaroon ng ganito klaseng discrepancy. Pwede mo nang gamitin yung dahilan na lahat po yan dahil pinayagan namin na mag-surrender pero yung kanilang baril, huwag i-surrender. Yung nga sabi ni Senator Jinkoy, ba't mo pa i-declare ang surrender eh kung hindi mo pala i-surrender yung baril mo dahil i-declare mo na personal use? Do you agree, Secretary? Sir? Do you agree with me? I agree with you, sir. But the problem in Mindanao, Your Honors, is really the mindset of the people. There is some sort of sir. Actually, nakita natin every election,
nakita naman natin na meron ding mga private arm groups ang mga local officials. Kaya nga ano po namin, ang programa namin ginagawa ngayon in order to resolve this discrepancy is to involve the local government units, basically the governors, which we have seen a good result in Basilan, Your Honor. Sir, walang kinalaman dito mga governors. Ang may problema dito, yung mga nag-process ng mga surrenderees, ng mga combatants, kung tawagin nyo kanina. Combatants, in your definition, is the one holding the firearm. Yes, Your Honor. Sir, anong kinalaman po ni Governor, ni Mayor? Sir, ito po nga natin sa combatants sa MILF as an organization. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, meron tumumba, meron pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na meron siyang baril. Kasi ang ano po natin, ang configuration, kaya sir ito yung ano. Teka muna. So pupunta sa gera yung combatant na walang baril. Pag meron tinamaan dyan na sundalo o kasama niya, akin na, ako naman. Ganon? Yes, sir. Ano, yes, sir. Actually, sir, I don't think so. Sir, actually, sir, yan ang tinatawag namin pintakasi. We call it, sana sir, yung sa... I've been in Mindanao for long a time. Ang ginagawa nangyayari po so, sir. So, 22,000 of these combatants ay mga pentakasi. Actually sir, ganun sir ang nangyayari sir. Na nag-aantay lang na mayroong matumba, yes, may mamatay na kasama nila para i-take over yung baril? Yes sir. I'm sorry sir, I'm not in the military pero I don't buy that. Sorry, I'm doing this in defense of the military as well. Kasi po, in fact, marami pang tatanungin later. Pero later na lang. Kung tutuusin, talaga medyo hesitant ako dito sa amnesty program. Ang dami na nilang pinatay ng mga sundalo. Marami na mga nabiyuda, naging orphan. Dapat meron tayong matinding programa na to make sure na itong peace process na ito, amnesty program na ito, hindi mapagsamantalahan, not only from the other side, but also from within, na hindi magagamit ito sa korupsyon. Kawawa naman yung mga sundalo natin. Tapos, sasabihin natin, peace tayo ng peace. Pagkatapos, mag-ambush itong mga NPA. Tapos, ang palagi natin pinakikinggan yung nasa Norway. Yung patay na, sino yan? Dapat namang kinakausap ninyo yung ano, si Joma Sison. Netherlands. Dapat na kinakausap nyo yung mga kadre mismo sa mga iba't ibang probinsya. Hindi tayo nagpag-usap sa mga tao na nasa abroad. Sir, ilan na ang mga nabiyuda? Ilan na ang mga naging orphan? Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para, sorry again ha, para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ho kayo naawa sa mga sundalo? Hindi kayo naawa sa mga polis? Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sir yung decommissioning because I myself are really implementing this. I would like to show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you're accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya dyan sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po dito ay 200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. I'm not saying that you're corrupt. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me.